51 na Pioneer. And then ating LS to, LS model to. Pero 31 sa ito, mga bossing na. Sinibukan lang natin kung, kasi ginagamit ko siya for surround. Dun sa Sony natin dati at sa ngayon, hindi pa siya nasalang ulit kasi wala pa naman tayong mapaglaligyan sa kanya. So, tinesting ko siya dito sa Pioneer as main speaker. Nakita nyo naman, okay rin naman tunog. Yung pang kwarto lang. Talagang ma-overpower niya ako dahil si EB51 ay mayroong 100 watts. Okay. Hindi, parang mga bossing madinis ang tunog. Depende na talaga sa pagtitimpla niyan. Ngayon subukan naman natin naka-parallel yung Iowa. Kasing nga pa ng bagong amo yung ating pahingin, pero pag tinatesting ko na ganito, ayoko.
gumagapang yung siguro ito mababad mo rito sa bahay niya. Susunugin niya ito kasi malaking masyadong window nila eh. 70-30. Ano ba yung saman sa mga non-branded na speakers? Ibang iba talaga yung tunog ng mga branded. Mga bossing, 100 watts yung ating power amp na EW51 or EB51 para, I'm sorry, and then rated 30 watts yung ating Kenwood. Ginamit natin siya as main speaker. Yan ako nagat. Kung makikita nyo, ang ating Kenwood ay mayroong yun, 30 watts maximum, 6 ohms. Kaya naman, hindi naman nadurog. Ito kasing itong power amp ni Pioneer na ito ay 100 watts ito. Ang pinapalo niya. Tinutulak niya 120 yung original speakers. Anyway, try natin sa ibang speakers at ano pang gagawin natin, mga bossing. Let's rock.